Itong video na to ay continuation doon sa mga naunang part regarding sa alternate investment on stock market. So, meron tayo doon sa mga naunang video, pang part 3 na po to. So, kung hindi pa kayo nakapanood doon sa part 1 and part 2 na video, I suggest na panoorin nyo muna yon para maintindihan nyo ang buong detalye. So, ang part 1 is regarding sa stock and shares. Sinimplified ko lang ang explanation doon. Sa part 2 naman ay regarding sa paano ang kitaan sa stock market. Okay, so dito naman sa part 3 ay mag-walkthrough lang tayo sa platform ng Colt Financial. Yung mga importanteng menu lang doon sa platform ng Colt Financial. Okay, so para sa beginner lang naman to, so hindi masyadong, hindi tayo mag-detalye talaga. So at least, karoon kayo ng idea kung paano ang galawan sa stock market using Colt Financial platform. Okay, so andito po tayo ulit. Ang iyong lingkod ay, disclaimer lang, ay hindi magaling at hindi expert. So nagmamagaling lang po tayo. May konting aral-aral lang at konting research-research lang sa mga university like Google University and YouTube University. Okay, so diretso na tayo. Usapan natin ang Colt Financial Platform. Okay, so ito po yun, Colt Financial Platform. So para makabili kayo ng stocks, ay kailangan meron kayong platform na sasalian, so which is ang Colt Financial. So doon sa unang part inexplain ko yon mga iba-ibang pinakita ko yung mga iba-ibang platform tulad ng ito. So ito yung mga iba-ibang platform, depende sa inyo kung saan kayo medyo hiyang or mga kaibigan nyo saan sumali at least makatanong-tanong kayo. Okay, so since na ako ay, mga kaibigan ko ay medyo marunong sa Colt Financial at may mga idea sila, so ito din ang sinalian ko. And marami din tong tutorial dito sa YouTube, sa YouTube University. Okay, so sali na lang kayo sa YouTube University. Okay, so ngayon, papasok tayo sa Colt Financial platform. So, okay, so ito yun, since na gabi ko inopen tong platform ko, is ito ang lalabas sa akin agad kasi walang activities ngayon gabi. Usually ang laro sa call sa stock market between 9 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday, pero since ano ngayon, naka-pandemic. So, ang open nila ay from 10 a.m. to 1 p.m. only. Okay, so, and I suggest na mag-open account na kayo sa mga platform ng stock market or kung gusto nyo sa Colt Financial, then maghulog na kayo sa bangko ng capital or tinatawag natin buying power at bumili na tayo ng stocks. Okay, so, kasi mababa lahat ng stocks ngayon. Bumagsak lahat. So, lahat ngayon, mga mayayaman ay bumibili ng stocks. So, tayong mga mahirap, mag-invest lang tayo kahit 5,000 or 10,000, then bili po tayo ng stocks. Kasi tataas ulit yung mga stocks na yan at pwede natin benta ng mahal. Okay, so bumili tayo ng mura at magbenta tayo ng mahal. Buy low, sell higher. Okay, so ito yung home ng Colt Financial. Then, punta tayo dun sa mga product list dito, stock list. So ito yung mga stock list. So kung makita nyo, may code to, in-explain ko to doon sa part 1 and part 2. So may mga code siya. So tulad ni Jollibee, so ang code ni Jollibee ay JFC. So yan, kung hindi nyo makita yung dito, pwede kayo mag-control F. So, fine.
find na kayo Jollibee. Okay, so yon si Jollibee. Control F lang. So basic command ng computer. So JFC, yun ang code niya para makalaro kayo, okay? So ano pa iba? Yung sabi natin yon Mac or Macroasia. So Macro, maling spelling. So yan, so yung mga stock market ko. At yon favorite ko na third telco, yun dito. So yan, ang favorite ko na stocks, dito ako nag-invest ngayon. So kayo din, mga ka-right click doon sa mga pumasok sa training ng computer technician, mga IT. So hindi naman tayo marunong maglaro sa stock market, pero pwede tayo mag-invest ng long term. So pwede tayo pumasok dito sa dito kasi 2 piso lang per share to. Makita ko sa inyo, okay? So si dito 2 pesos per share lang to. Pwede kayo bumili kahit 5,000 pesos lang ang pera nyo. Okay, so wag na kayo magtipid. Pagkakataon nyo na to. Okay, so punta tayo dito sa stocks. So mag-type tayo dito ng dito. Tingnan natin kung magkano. Code. Okay, so kita nyo 2 pesos and 72 centavos ang last nya. Okay, so ganun kaliit lang. So imposible hindi kayo makabili nyan. 2 piso lang. So nakakabili nga tayo ng mga tanduay dyan eh, ng mga gildis, ng mga black label, diba? So bilhin na tayo nito. So mag-invest na tayo ng kahit 5,000 pesos. Sa 5,000 pesos nyo ay, so open ko lang to. So sabi natin 5,000 peso. So tinan nyo lang to. Uy, may tumawag. Baka gusto ko mag-invest. Teka, sakitin ko lang to. A few moments later. Ayun, sige, continue natin. May disturbo lang kanina eh. Okay, so saan tayo? Okay. So okay, pwede naman tayo dito sa ginawa kong Excel. Okay, so sabi natin meron ka lang 5,000 peso para mag-invest sa dito. So yung board lot, in-explain ko to sa unang video at saka sa part 1 and part 2 video. So to be specific sa part 2 ng video, in-explain ko to. So ang kita nyo, 1,000 na board lot. So dito yung makikita, oh. Yan. So board lot, 1,000. Ibig sabihin, per 1,000 lang kayo pwede bumili ng share. Hindi kayo pwede bumili ng 1 share o 1 share, 2 share, 3 share, yung stocks. So hindi pwede yon. So buy 1,000. So ibig sabihin ito share, so magkano ngayon is 2.72. so i-update lang natin, 2.72, 2 pesos and 72 centavos, then per 1,000 share. Sabi natin bilang ko ng 1,000 share, so yung 5,000 mo pasok, so gusto mong bumili ng 2,000 share. Hindi na pwede kasi 5,440 na yung dapat mong pinasok sa bangko at magiging buying power na ni Cold Financial yon. Okay, so hindi na pwede yon. So dapat kung gusto mong bumili ng 2,000 share, dapat mas mataas sa 5,400 ang capital mo or ipapasok doon sa Cold Financial platform na true, sa bangko mo ihulog yon. Tapos pag nahulog mo yon sa bangko, ay mapupunta yon dito sa magiging buying power mo yon. Mundo tayo dito sa ano ko. So ito. So magiging buying power mo. Ibig sabihin yung buying power, ito yon amount mo na pwedeng bumili ng stock. So like ako, meron pa akong buying power na 4,000, so pwede pa ako bumili ng stocks ng dito. Okay, so kasi pag bumili ako ng 1,000 shares, dagdagan ko, so meron 27, so pasok sa buying power ko. Okay, so yung buying power na yan, huwag kayong maguluhan, ito din yung pinapasok nyo sa bangko. Example, pag gusto mong makaroon ng capital na 10,000,
ipapasok mo, gusto, yun ang gusto mong laruin dito sa loob ng call financials para sa stock market. So, ipuhulog mo yun sa banko, yun 10,000, then magre-reflect yan dito 10,000 sa loob ng call financial platform. So, magiging buying power na yun. So, pwede ka nang bumili ng stocks, kahit anong stocks dito, pwede ka nang bumili. Okay, so depende sa diskarte mo. Sabi natin Petron, check natin yung Petron. Control F. So Petron, hanapin natin yung Petron. Andun Petron. Okay, so petroleum. Kung hindi kayo sigurado dito sa Petron, kasi maraming lumabas na petroleum. Continue natin Petron. Ayan. So ito Petron, oh, ito P-Core. Pero kung hindi kayo sigurado diyan, pwede kayo mag-search na lang. So mag-search na lang kayo Petron, ganun. Yan din. Subukan yung mag-research ng konti. Kung tama ba yung napipili yung ano stocks. So Petron. Okay, so kung hindi niyo maintindihan yung ang ano nyo, search lang. Kung hindi niyo naintindihan yung pinipindot nyo, konting basa-basa, konting search-search. Okay? So, kung ito na ba yun, Petron na akala natin, Petron yung gasolina. Kasi baka may iba pang, ano to, tinutukoy na Petron. So, company info, basahin natin. Yan. Okay? So, petroleum products. So, ito na nga yun. So, mag-search lang kayo. Madali na naman. Kayang-kaya lang yan sa mga ano sa mga ka-level natin na kahit hindi tayo business management degree, kayang-kaya lang yan. Okay, so balik tayo doon. So ganun lang ang pagsa-search. So balik tayo doon sa dito, mag-concentrate tayo doon sa dito. Punta tayo doon sa stocks. Punta tayo doon sa stock list, then sa stocks. Yan, dito sa stocks. Okay, so dito. So yun nga daw ang ano niya. So ngayon, medyo gusto niyo mag-research ng konti about sa product na 'to. Pwede kayo gumamit ng Google University. Okay, so google.com, google.com 'yan. Pwede kayo mag-search diyan ng about sa dito stocks or yan oh, mga 'yan. Pwede kayo mag-search. Okay, so pwede rin kayong or dito chart. Yung chart niya ganyan, so kahit saan dyan pwede kayo mag-check, pero I suggest dito kayo sa like dito sa Investagram. So yun, dito palitan nyo lang to dito, to. So kung gusto nyo yung Jollibee, so JFC enter, so magiging Jollibee ang ano nito, ang information. Okay, so yan Jollibee Food Corporation. So nasa 145 si Jollibee na close noong Thursday, kasi holiday tayo ngayon Friday. No, holiday tayo kahapon Friday. So since Sabado ngayon, walang laro nung Friday kasi holiday, wala rin laro ngayon sa Saturday kasi weekend. So na-close si Jollibee ng 145 noong Friday. So, panalo na ako dito kasi ang stocks ko dito is bumili ako ng 137 something or 136 ata yung binili ko. So, panalo na ako dito. Okay, so ganun lang kadali. At huwag kayong matakot. At suggest ko sa inyo mga ka-right click. So, sa mga kakilala ko, bumili na kayo ng stocks ngayon. Kahit hindi kayo marunong maglaro at hindi kayo marunong paano ang laruan sa stock market, magtanong-tanong lang, mag-research na ng konti sa YouTube University at saka sa Google University, at sigurado makakapasok na kayo sa stock market. Okay, so sabi natin gusto nyo mag-research about kayo dito. So balik tayo kayo dito, balikan natin yun dito, search na natin to dito.
sabi natin ito yung binabalak mong i-invest ang ano mo, pera mo. So pwede ka mag-search kung ano nangyari kay dito ganyan. So dito si dito naman dating mataas siya, bumaba lang. At nung bumaba siya, hindi na siya pwedeng bumaba pa ulit talaga. So pataas na siya ulit. So bumili na kayo. Okay, so nag-close siya ng 2 pesos and 72 centavos last Thursday, June 11. Okay, so hindi pa huli ang lahat. So ito yung pwede kayo mag-search. At meron din yan si Call Financial na chart. Yan. Chart nandito. So i-ano nyo lang to. So meron siyang chart, oh. So nababasa nyo yan. Open 2.76, na-close ng 2.72. So tingnan nyo, close 2.72. So parehong pareho dito sa Investagram. Yan. Sorry, dito 2.72. Okay, so updated to. At maganda kasi yung ano niya, ang screen niya, hindi masakit sa mata. So dito ako nagre-research or ano, tumitingin. Basta maayos. Maganda, maganda, maliwala sa mata. Kaysa dito sa loob ng Call Financial, yung chart niya, sabi natin, ito. Sa medyo na ano ako dito, hindi agad nag-work yung mind ko dito. So okay, so mahina po yung utak natin. Okay, so kailangan ng ano talaga, i-click, i-browse yung mouse ko dito. Okay, so yan naman, makikita nyo, may dates yan. Yan, so May 20, 2020. So, ito 5-20-2020. Ito naman, May 19. Okay? So, ito, April 27. Pwedeng liitan, pwedeng pahabain. Okay, so yung pwede kayo mag-click dito, ganyan. Okay, pwede mag-zoom. Okay, so depende sa gusto nyong ano, itsura nya. Okay, so pero ako hindi ako nag-check dito. Dito lang ako nag-check dito sa chart ng Investagram, and syempre may isa pa akong ano, chine-check. Itong feasibility. Halos okay din kasi oh, nakita niyo yung datet. So yung dat at yung price dito sa taas. Ito, price and date. So ayan oh. Pag nilalaro ko to, nagse-search ako, nag-analyze ako, pinapatagbo ko lang at tumitingin ako dito. Okay, so yan. So nakita nyo to, outstanding shares. So may mga info ba? Okay. So yun lang ang gusto kong i-walk through sa inyo dito sa part 3 na to, para hindi kayo masyadong maguluhan. Baka pag tinuro ko kayo na mga kung ano mga lahat to, baka hindi nyo na maintindihan. Okay, so yun lang sa paano mag-search ng stock code, magbasa ng previous and last. So previous naman, example, noong June 11, 10 o'clock, ganitong presyo. At nag-close siya noong June 11, 1 o'clock kasi nag-close eh, 2.72. So talo kung kung bumili kayo ng 2.78 at nag-close siya ng 2.72, so talo nga kayo kasi meron naman dito, talo nga oh. So depende sa binili nyo. Minsan kasi like ako, bumili ako ng nasa ano pa eh. Bumili ako ng nasa mababa pa eh, yung last day pa. So nasa 2.668 something. So hindi ako masyado talo. Sa araw lang to, talo lang ng araw na yon. Pero hindi ibig sabihin pag talo kayo, yung pera nyo is wala na, temporary loss lang ang tawag noon. So pwede nyo pang mabawi next day o sa susunod na araw na may laro. Temporary loss lang yon. Hindi nyo man binenta, so hindi kayo talo. Pero like ako, gusto ko lang long term. So long term, kahit bumaba pa yan ang bumaba, pero hintayin ko lang siya tumaas. Kaya gusto ko lang long term. Okay, so long term lang ang gusto kong laruin.
hintayin ko lang siya tumaas ng kaparehan ni, so nakita nyo, so 2.7 ito, at gusto ko maglaro ng long term, gusto ko lang siya tumaas kapareho ni PLDT. Magkano na si PLDT ngayon? 1,249. So, pero yung downside ni PLDT dati, so nasa, you know, meron si PLDT dito. Hindi lang tayo nakabili yan, no? Nasa 800 lang. So, si Globe naman, nasa 2,280 na ngayon. Okay, so, pero yung down ni PLDT, ni Globe dati ito, kita nyo yan, PLDT. So, kung nakabili kayo ng stocks dito, nasa 657 pa, yan, no? 657 yan. So, bumili ka ng stocks dito at umabot na yan ngayon araw, ay hindi nyo binenta at ngayon nyo lang balag ibenta. So, 2,218. So, ang laki ng panalo nyo. So, imagine niyo yun. So, in-explain ko to sa part 1, sa part 2. Part 1 and part 2. So, panoorin nyo lang yun. At hindi ko na i-extend dito ulit kasi hahaba yung video natin. So, walkthrough lang po to ng platform. So ito, bantayan nyo lang to, then kung gusto nyo bumili, bantayan nyo to. Okay, yan yung board lot. Ito naman, kung panalo siya sa araw na to, pero negative 2.16, kaya yung change nito ang dalawa, 2.16 ang ano nya, ang negative ng ano nya percent. So sa araw din nun, itong in-open nung araw na yon is 2.76, tinaas niya is 2.76 din. So, ibig sabihin, halos hindi nag-change. At bumaba siya nung araw na yon ay 2.65. Okay, so, ganun lang ang pag-analyze. So, mga trades, konti lang din nung araw na yon, konti lang ang nag-trading. Okay, so, kahit hindi nyo na masyadong intindihin yung mga ibang numero dyan. Kasi mga beginner naman tayo at saka learn basic lang tayo. So, yung mga importante lang. Board lot and itong dalawa, yan ang napaka-importante. Tapos, syempre, ito, explain ko na rin. Kung gusto nyong bumili ng stocks, dito kayo tumingin. So, nagbebenta siya ng 2.72 itong tao na to. So, nagbebenta siya ng 2.73, 2.74. So, sample, sell, buy. Ang gusto ko itong bilhin, 2.72. Kasi itong pinaka-cheaper ngayon, edi magbabay tayo. So, hindi lang tayo makabay ngayon kasi gabi. Pwede lang natin i-click yung settings na yon ay pag during operation or my activities. So, during operation is sa ang susunod ay sa Monday na, sa June 15, Monday, 10 a.m. hanggang 1 p.m. lang in the afternoon. Okay, so yun ang pag gusto nyong bumili ng stocks at may, kung may buying power kayo, may pera, dito kayo tumingin sa ask. Kung gusto nyo naman ibenta, so tinan nyo muna yung bentahan dito ng mga example. Meron example, sabi natin may stocks ka na, meron kang 6,000 stocks na dito, 6,000 share, at gusto nyong ibenta. Sabi natin, nakabili ka lang nung time na yon is 2.5. At gusto mong ibenta, kasi ganito nang bentahan ngayon. Ito nang bentahan, yung last. So, ganito nang bentahan ngayon. So, punta kayo, pwede kayo mag-sell. Hindi lang tayo makasell ngayon, kasi gabi nga. Pwede kayo mag-sell, then pwede nyong doon sa sell na yon ilagay nyo 2.5. Sabi natin 71 din, papasok yun dito or 2 point, wala dito. Sabi natin gusto mong mataas na ang benta, ay ilagay mo 2.75, ikaw yung pinakamataas. So, pwede rin yun, depende sa inyo. So, pero walang bibili sa'yo ng 2.75 kasi napakataas na yun. Kahit point centavos lang ang pagitan, mataas na yun. Centavos count talaga yun dito. So, hintayin pa yan aabot ng mga 2.4, 2.75 bago yun mabenta yun gusto mong presyo, 2.75 centavos. So, kung gusto mong mabenta agad, ibenta mo ng kapareha dito. Kapareha dito. Or kapareha dito. So, ibenta mo ng 2.72, ibenta mo ng 2.71, edi panalo ka. Pero hindi natin gagawin ng ganoon. Kasi sayang yung pesos na yun. Sayang yung centavos na yun. Okay, so, ibenta mo ng
pwede 2.72 or mas mataas, 2.73. Okay, so ganun ang laro dito. Parang nag-ano ka lang, nagbabargain. Nagbabargain ka lang dito, buy and sell, tapos nagbabargain tayo sa mga naglalaro dito. Punta tayo sa portfolio. So, dito naman sa trade, so sa portfolio. So, ito 'yon mga, so hindi niyo lang makikita 'yon buong detalye ko dito kasi confidential. So, dito sa portfolio, ito naman 'yon mga nabili kong stocks at saka 'yon income. Kung tulad nito, green 800, so actually kumita na ako dito sa Jollibee. JFC kumita. Umabot ito ng 900. Tapos bumaba lang kasi talagang taas baba. Pero either way, panalo pa rin ako. At saka wala akong balag magbenta ng arawan or minuto-minuto. So yun sa mga active trader, nagbebenta talaga sila ng bili ngayon. Sabi natin bumili ngayon ng mga 10 a.m. Benta agad ng 10:05 a.m. So, buy and sell talaga. So, ako hindi. Nagpo-position ako. So, position trader ako. So, nagpo-position ako. Naglalagay ako ng pang long term yung ginagawa ko. Okay, so, dagdag lang ako ng dagdag ng share. Lagay lang ako. Bili lang ako ng bili. So, ibig sabihin, pag bumili pa ako ng 1,000 shares, so, dagdagan pa to si Dito. Bili pa ako ng si Jollibee, gusto ko itong dagdagan pa. So, by ang board lot nito by 10 man. So, pwede kayo i-click itong Jollibee. So, nakita nyo yung board lot ni Jollibee. So, by 10 man to. So, pwede ako magdagdag by 10. So, si yung iba naman, yung si Wilcon. Sabi natin si Wilcon, ito yung pinakamatagal kong stocks. So, 1,000 shares din to. So, kung gusto kong dagdagan, so tinan ko lang yung board lot. So by 100 si so by 100 ang ano niya, ang board lot niya. So by 100 din ako pwedeng bumili. Incremental 100, 200, 300. Okay, so ganun ang ibig sabihin ng board lot. I-explain ko sa part 2. Okay, so tingin lang kayo doon sa part 2 na video. Part 1 and part 2 para wala kayong ma-miss. Okay, so yan, kung makita nyo green, panalo yan. Kung makita nyo green, panalo. Kung makita nyo red, talo yan. Pero hindi ibig sabihin talo, na loss na agad. Temporary loss lang yan. Kasi hindi ka man magbenta ng cheaper. So, hintayin ko itong tumaas. At tulad ng sabi ko, long term ang laro ko. So, hintayin ko tumaas ito ng tumaas. Kahit taas baba ito, hintayin ko ng nakalaang na yan. Hintayin ko ng tumaas yan sa pagdating ng ilang years o ilang months. Okay, so nung last 2 days panalo naman ako dito, nasa 300 to, 300 na panalo. Ngayon naman bumaba nung last Friday, Thursday. Ganun normal 'yon, bago mag-close ang week, bumababa talaga ang presyo. Malalaman niyo 'yan kung naglalaro na kayo. Malalaman niyo na taas baba at nakakatakot minsan. So, pero kung nag-research kayo, hindi kayo matakot. Okay, so lang problema, tanong-tanong lang kayo or pasok sa seminar ng Call Financial. May free seminar yan sila. Okay, so yan ang mga stock ko. Okay, yun mga stock na inaalagaan ko. Okay, so hindi na ako mag-explain ng masyadong mahaba kasi baka maguluhan lang kayo and basic na naman talaga ang itinuturo natin. So, hanggang dito lang tayo ulit ngayon, mga ka-right click. Okay, so, siguro gagawa din ako ng pang part 4 na video kung paano mag-buy and sell. Actually, pero gagawin ko yon during my activities kasi ang ibang settings dito ngayon sa gabi, wala. So, during my activities, gagawa ako ng paano mag-buy and sell. Pero most likely, buy. Kasi hindi ako mag-sell eh. So, sorry. So, explain ko lang kung paano mag-sell. Pero hindi po ako mag-sell. Magbabuy lang ako. Pero kung may time na may napusuan akong stocks na gusto kong ibenta, so, gagawa din ko ng video na para sa benta. So, ngayon, dito nagtatapos ang part 3 na
learn basic tutorial natin sa about sa stock market. So kung nagustuhan niyo yung video na to or kung may nakuha kayong information, please give me a thumbs up and i-share niyo na rin, and please click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo kung may mga bagong videos na tayo i-release. And thank you for watching.